Yo, what's up mga patid? Kuya Dato, kamusta na kayo? Meron akong kikwento sa inyo na NFT project ngayon, bago to. So, alam natin lahat ang play to earn, alam din natin lahat ang move to earn. Okay, napansin nyo ba na pag ang NFT project involved sa lifestyle nyo, nagiging successful? Kasi may pumapasok na company o pumapasok na mga investor. Ngayon naman, ang Web3, mga blockchain na mga technology in a lifestyle, nangyayari na yun at ordinary na. Ngayon pumapasok dito sa mga shopping area, sa mga e-commerce area. So, utility NFT, may usage, okay yan. So, may re-reviewin ako ngayon. Korean project to. So, sila naman, meron silang metaverse. Pwede ka bumili ng land doon. Tapos sa land doon, pwede ka mag-advertise if you're a company. Tapos yung mga tao papasok doon at bibili ng mga item na gusto nila. Ngayon, ito ang the best dyan. Stablecoin ang pangbayad doon. Kunyari, ngayon sa mga e-commerce, di ba, pag galing USD ang pambayad, sa Pilipinas naman, PHP, sa Japan naman, JPY. Pag stablecoin, worldwide, basta meron kang crypto, pwede mong pambayad yon. Pupunta ka sa metaverse na yun, bibili ka ng item mo na gusto, then pambayad mo stablecoin at magdi-deliver sa bahay mo. Okay, so ito ay City of Block. Okay, i-review ko na and panoodin nyo to. Nakita nyo yung design niya, parang yung sa Squid Game, no? So, Korean ano to eh, Korean mga project. Tignan natin yung mga team nila. So, makikita mo din yung mukha nila, profile nila. So, ang pinaka-importante sa mga project, para hindi mag-rug pull din, titignan mo kung nagpapakita sila ng profile at ano yung mga background nila. Kasi, pag-rug pull, syempre, ba't ka magpapakita ng profile mo, di masasearch ka, diba? So, I think legit tong ano, legit tong project na to. And yung mga background nila, mga CEO, mga dating pinagtrabahohin nila, na-check ko na din, okay sila. So, this project, the best for me, para dun sa mga ganitong metaverse utility project, kasi conglomerate company, papasok dito, I think. And pag sinabing conglomerate, iba-ibang klaseng business ang meron sila. So, imagine mo, pag bumili ka ng lote dito, tapos meron kang gustong target na product, for example, K-pop na mga items o mga damit. So, pwede kang maglagay dito ng shopping store mo. Then, papasok ang mga kliyente dito. Okay, nakikita nyo to. So, sa metaverse, pwede kang mag-shopping dito. Tapos, pag nag-shopping ka, pwede mong pambayad ito. Payment for products with stablecoin. Okay, babayad ka dito ng stablecoin, tapos i-deliver sa'yo. So, kung ano yung store na gustong pumasok dito, worldwide, pwede pumasok. Kung saan ka man nakatira sa buong mundo, pwede ka din deliveryan dito at pwede mong pambayad stablecoin. So, wala din barrier ng mga currency ng bawat bansa natin. So, ganun kasi ngayon ng Web3. Yung mga lifestyle at wala na nagiging barrier. Basta meron kang crypto, pwede ka nang bumili o pwede ka mag-enter kahit anong bansa galing ka man. So, pwede kang pumasok sa world na yun. Okay. So, ito namang ano na to, NFT na to, hindi lang store. Pwede mo din, for example, rent. Meron kang gustong iparent. Meron yung mga taong may products na gusto nilang ibenta dun sa loob ng metaverse na yon. So, kunyari, bumili ako ng land. Tapos may gustong umupa ng land mo na yon para magbenta sila ng item nila. For example, nagbebenta ka ng, let's say, accessories o surfing stuff o something like that. Tapos gusto mong ibenta worldwide yung product mo na yon. For example, ganun. Then, ako naman, mag-re-rent sa akin yung mga ganong magbebenta. So, ang maganda doon, worldwide na yung nagiging kliyente mo. Worldwide na yung pwedeng bumili at mag-reach dun sa mga product mo. So, ako naman, as an investor, bumili lang ako ng land at nirent ko yon. So, passive income yon. So, ganun ang concept niya. And, for example, ako naman itself, meron akong product, I can do it as well. So, bibili akong land at dyan ako magbebenta. Then, I think pag naging more successful to, kita mo yung grocery. Nakikita mo yung grocery. Yung mga grocery din pwede dito eh. So, mga coffee product, di ba? Pwede yun. For example, meron tayong product dito sa Pilipinas ng kape. Tapos gusto nating ibenta yun sa worldwide. Then, I think okay tong project na to. Kasi mga Korean community, I think they will be the majority ano dito, investor at saka yung mga player dito. So, tip ko lang naman to, kung meron kang product sa Pilipinas, gusto mo kunin ang market ng Korea, then mas maganda tong pag-aralan at i-follow nyo tong project na to.
Tapos ang token naman pala nila, token pala nila is ito, COB, COBN. Tapos wala silang burning mechanism. In 17 years, magsusupply sila na unti-unti. So meron silang limited supply. So hindi siya yung parang only supply. So meron siyang limit supply. So alam nyo naman, pag meron limited supply, supply and demand, madaming may gusto ng token na yun, tapos may limit lang yung supply nila, hindi sila babagsak ng ano, ng inflation. Yan. So ganyan na project. And why I like this? Kasi before, dati pumupunta tayo sa mall, pumupunta tayo sa store at bibili tayo doon. Yun ang dating lifestyle. Nag-iba ngayon. We can do a online shopping. Ngayon, meron next stage na. We can do shopping inside the blockchain technology, inside the metaverse, and ang payment natin is stablecoin. So, yung mga gantong project is a new. So, syempre, hindi pa papansinin ngayon yan kasi hindi pa alam ng tao yan. Pero kailangan natin umpisahan pag-aralan to. So guys ha, yung mga nanonood nito, hindi ko sinasabing pag pumasok ka dito magiging milyonaryo na kayo ha. So kung ano lang ang funds na kaya nyong pang-start, or kung wala kayong funds na pang-start, edi mag-wait kayo ng rent, okay? Meron nagpapa-rent dito. Or mag-study na lang kayo, basahin nyo itong project na to. Ito, cityofblock.com. Yan lang. Then ito naman, may tower. Ang concept naman dito, metaverse building where you can meet famous YouTuber in person. So, meron mga ganyan din na building na makikita nyo yung VIP o famous YouTuber. So, ganyan ang mga project na tinitignan ko ngayon. Merong usage. Okay, yung mga roadmap, basahin nyo din to. So, guys ha, huwag kayong umasa sa video lang na to ha. Hindi pwede yung napanood ko yung video dito tapos nag-i-enter na kayo. Mag-aral kayo, basahin nyo itong mga website nila. At saka yung background ng mga CEO, basahin nyo din. So sa malamang kung ano yung naging achievement nila sa buhay nila, yun din ang magiging direction ng itong project na to. Kasi yun yung connection nila eh. Yan. So, yun. Na-review na natin. Ang gantong merong NFT, utility NFT, yung mga may usage yan in the future. So, hindi lang play to earn at hindi lang move to earn. Meron din mga gantong area. Okay. Tapos na ang review natin. Thank you very much for watching. And yung mga bago dyan, mag-subscribe na lang kayo dyan. And thank you sa mga share nyo palagi at support nyo sa akin. So, mag-share na lang ako ng mga gantong NFT project. Guys, study is the key. Hindi yung sinabi ko lang, enter na kayo, tapos yun na yun. No, study. And huwag kayong magpahuli sa mga bagong information. Thank you. Bye.